Mabigat na nga ang traffic sa University Belt sa Maynila. Asahan pang lalala pa raw ito sa mga susunod na linggo. Bukod kasi sa pagsasaayos ng drainage system, malapit na rin simula ng road widening project doon bilang paghahanda sa pagtatayo raw ng isang flyover. Live mula sa Maynila, may report si Raffy Tima. Raffy? Jessica, hindi pa nga nagsisimula ang road widening project dito sa kahabaan ng Lacson Avenue dito nga sa Maynila, pero ramdam na ang bahagyang pagbibigat ng daloy ng trapiko. Bukod kasi nga sa pagsasayos ng drainage system dito, ay sarado rin ngayon ang Nagtahan flyover sa malalaking truck dahil sa epekto rito ng sunog na naganap noong Biyernes ng madaling araw. Nangingitim pa ang ilalim ng bahaging ito ng Nagtahan flyover sa epekto ng dalawang oras na sunog na nangyari dito noong Biyernes ng madaling araw. Sa tindi ng apoy na tumupok sa ilang bahay sa ilalim ng tulay, lumundo ang ilang tubo na ito na dinaraanan ng linya ng komunikasyon ng ilang telecommunication companies. Kaya hindi muna pinadaraan ng DPWH ang mga truck na mas mabigat sa 10 tonelada habang isinasailalim ang tulay sa inspeksyon. Hindi eh, meron kaming mga tao doon sa dulo-dulo at saka nagpalagay kami ng road signs sa DPWH para i-warn at sabihan, malaman ng mga driver ng trucks na hindi muna sila pwedeng dumaan dito sa Nagtahan Bridge. Saan po sila pwedeng dumaan? Kung galing sila ng Espanya, may road sign doon, pwedeng dumaan sila ng service road dito sa May Ramon Magsaysay. Bukod sa pagsasara ng Nagtahan flyover sa malalaking truck, binomonitor din ng MMDA ang pagsasaayos ng DPWH sa mga tinakpan nilang manhole. Matapos sa reklamo ang mga manhole na natabunan ng aspalto, isa-isa na itong pinalilitaw ng mga construction workers. Ilang daang metro lang mula rito ang ginagawa namang drainage system ng DPWH malapit sa kanto ng Lacson at Espanya. Kailangan daw pagdugtungin ang dalawang malalaking drainage pipe mula Espanya patungong Lacson sa pamamagitan ng isang box culvert. Bagay na nagdudulot na ng trapiko sa lugar. Kasi medyo naka-occupy sila ng maliit na area. Siguro kahit papano nakaka-epekto sa traffic yung. Pero yun nga, hindi natin pwedeng hindi ipagagawa dahil ang lalim ng hukay, hindi naman pwedeng basta patabunan yun sa ngayon. Ha? Nakita nyo naman ang hitsura. So dapat talaga madaliin na lang para matapos ka kaagad. Ayon sa DPWH, matatapos ang pagsasaayos sa drainage system sa loob ng 2 linggo. Nakatakda namang magsimula na ang road widening sa Lacson Avenue bilang paghahanda sa gagawing flyover dito. Mula sa 3 linya mula sa kanto ng Espanya patungong Nagtahan, dadagdagan ito ng isa pang linya para maibsan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko kapag sinimulan na ang pagtatayo ng Lacson-Espanya flyover. Pero oras na matapos ang proyekto, inaasahang malaking ginhawa naman daw ang idudulot nito. Although sa URPO yan, sa Urban Road Project yan, yan ang isa pa na mga proyekto ng DPWH para nga doon sa traffic. Malaking bagay yun kung matutuloy yun. Gayunpaman, matindi ang pagtutulong ng ilang grupo sa Lacson-Espanya flyover. Bukod sa idudulot daw nitong matinding trapiko, baka daw pumangit ang lugar dahil sa dambuhal ang proyekto. Kasi hindi naman basta kami nakakagawa ng proyekto pag di namin ginagawa sa mga constituent, di namin sinasangguni. At kung may mga suggestion sila, kinukonsider namin yung mga suggestion. Sa ngayon, Jessica, light to moderate pa rin naman ang daloy ng trapiko dito sa may kahaba ng Lacson Avenue pagdating nga dito sa may Loyola Street. Kung kaya't itong construction na sinasagawa rito ay magiging 24 oras na raw para nga matapos ito sa loob ng 2 linggo. Una na ang pinangambahan ng MMDA na makakaapekto ang isinasaawi sa sagawang road widening project dito sa Lacson Avenue na dati ng mabigat na daloy ng trapiko hindi lang dito sa Espanya at Lacson kundi pa natin sa University Belt. Dahil inaasahang iiwas yung mga motorista sa kantong yon, tiyak na dadaan sila doon sa mga side street. Bagay na magpapasikip sa daloy ng trapiko. Pero usapan na raw ng MMDA at DPWH ay walang ookapang linya ang DPWH kapag sinimulan na nila yung widening project. Kundi doon lang, doon sa mismong sidewalk kung saan sila kukuha ng idadagdag na linya ng kalsada. Jessica? Okay. Raffy, dahil drainage ang kanilang ginagawa, siguro naman eh hindi na nila tatakpan o aaspaltuhan yung mga manhole. At baka magkandawala na naman itong mga to. Hindi na raw, Jessica, dahil ang una naman nilang plano talaga ay ililitaw daw nalito tuwing summer kapag oras na para linisin itong mga drainage system dito. Pero magiging problema nga rito dahil nagbabara rin ito kapag dumami yung daloy ng tubig kung kaya't kailangan nilang palitawin ito. Pero pagkatapos nga nitong proyektong ito ay nakalitaw na raw lahat ng manholes dito, Jessica. Okay, sana nga lang nung summer nila ginawa, hindi ba? Tama, Jessica. Pero yun nga, ang problema nga ngayon dito ay yung ibang mga, sinabi naman ng DPWH, Jessica, na talagang pinpointed naman daw nila lahat nitong mga natakpan nilang mga manholes. Kung kaya't ngayon, mas madali na rin nila itong mapalitaw. Yun nga lang, ay medyo mas magiging rough ng konti yung smooth na sana na
na asfalto dahil nga dito sa pinalitaw nilang mga manholes, Jessica. Okay, kung summer nila ginawa yan, mas konti pa o walang pasok dyan sa U-Belt. Anyway, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.